Magandang umaga po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Jean Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Mga ka-agri, nandito po tayo ngayon sa Sitio Pader, Barangay Pinugay, Baras Rizal. Usapang gulayan naman po tayo, yan ang ating pag-uusapan. Lagi natin sinasog to sa pansit, ginagamit din sa bachoy. Iyan po ang ating kinchay. Kasama natin ngayon si Sir Noel Arce. Noel, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po. Sir Noel, po. Bakit ba kinchay yung ating tinanim? Kasi po yan po ang anak buhay namin sa pagtatanim po ng kinchay. Okay, ngayon yung pagtatanim ng kinchay, pare, napansin ko, yung land preparation mo iba, medyo nakaangat, di ba? Parang naka-plat, ganon, hindi yung latag talaga. Bakit ganon ang pagpaprepara natin ng lupa para sa kinchay? Para hindi po malubog yung kinchay. Hindi po masisira. Pero ito bang kinchay, matakaw ba siya sa tubig? Gusto ba niya ng tubig? Paano ba yung gusto ng kinchay? Pagka po tag-araw, matakaw po sa tubig. 4 beses pagdidilig sa mag-apon. Ngayon, bakit mo tinatakpan ng kugon? Para po yung buto, pagka diniligan mo ay basa lagi, madali pong tumubo. Yung germination niya mas maganda. Opo. Ngayon, yung ating nakatanim na kugon na yon, yung nakatakip, kailan mo tatanggalin yon? 7 araw po bago tanggalin. So itong ating nasa likuran natin ngayon, ilang araw mo nang naisabog yan? 4 na araw pa lang po. Apat na araw. Halimbawa, ano ba yung inilalagay mo? May abono ka bang inilalagay doon sa lupa bago magtanim o natural lang talaga? Depende po sa pagka maganda po yung lupa, di ka pwede maglagay ng abono. Pagka pangit po yung lupa, yung dumi ng manok ang linalagay namin. Saka sabay lagay na natin ng binhe. Ng binhe. Ano nga ba ang tinatanim sa kinchay, pare? Buto. Buto po. Buto. Saan natin nabibili ang buto? Sa Pangasinan pa po ako na bumibili. Ah, sa Pangasinan pa? Opo. So, buto. So, para bang ano, no? Kasi nakita ko, ang karaniwa sa nagtatanim ng kinchay, nagtatanim din ng ano yan eh, ng mga iba pang mga crops, mayroon pa siyang ibang mga tanim. Di ba? Opo po. Kasi dahil, kumbaga, sana mahaba rin yung panahon na wala ka kasing naaanihin, ano? Opo. Para po may suporta pong pang-araw-araw namin sa anak buhay. Habang wala yung kinchay. Habang wala po yung kinchay. So after 1 week, tatanggalin mo yung kugon. Opo po. Ngayon, simula sa pagkakatanim, mga ilang araw bago siya anihin yung kinchay? 2 buwan po. 2 buwan, 6 ka na? 6 na po. Iyan ba halimbawa, inani mo si kinchay, iyan ba ay isang hugutan halimbawa? At itong itinanim mo sa likuran natin, ilang kilo ang tinanim mo rito? 1 kilong kinchay po yan, buto. Marami-rami yan. Ngayon, ano yung tamang pag-aalaga ng buto bago mo itanim? Yung buto po, pagka binili ko, linalagay ko po sa drum para hindi po sumingaw yung amoy ng kinchay. So, sa lagay, pag yan ay hindi natin inilagay sa ganong container, yung bang itutubo sa'yo na kinchay, hindi maamoy? Pagka hindi mo linagay sa drum, pagka singaw ng singaw, minsan po hindi tumutubo. Ah, okay. Yan po ang ano. Halimbawa, pagkabili mo, gaano katagal mo pwedeng ubusin? Mga 1 taon, ganyan? Depende po pagka maraming tataniman ako, yung 5 kilo saglit lang pumubos. Pag-ani mo ba niyan, itong buong batch, isang diretsyong bunot lahat yan, sabay-sabay? Depende po sa pagpapa-order ng gulay, kung makapagpa-order. Halimbawa, 500 kilo. Kung ipapa-order ko lahat, basta't kayang anihin ng tao, pwede po. Pero po pagka tinitingnan ko yung tao ay hindi kaya sa isang araw na pag-aani, nagpapabawas pa ako ng pa-order. Okay, ngayon pare, inani. So paano, pag-ani mo, ano yung tamang pag-handling natin dun sa ating kinchay? Uugasan po, pagka-ugas, titimbangin, pagkatimbang, ilalagay sa plastic. Pag alas 3 ng hapon, biyahe na kaming Divisoria. So umaga tayo? Nag-aani po. Nag-aani, mga ano oras yan? Madaling araw? Mga alas 7. Alas 7, na mainit na rin. Ano? Mainit na rin po. Ngayon pare, Noel, ano pa yung mga iba mong tinatanim dito na sabi mo nga pangsalit para yung panahon na wala kang
tanim na kinchay, ano iba mong itinatanim? Ito pong talbos ng kamote, saloyo, okra. Patola. May nakita akong patola. Patola. Pero yan ang market mo, Divisoria rin. Dito rin lang po dito yan. Dito na lang yan. Kumbaga, pang-araw-araw lang po talaga dito lang sa malapit. Ayan po, mga ka-agri, ha? Napakarami natin natutunan dito. Ha? Maraming salamat, Sir Noel. Maraming salamat po. Ayan po, ha? Next week naman po ang ating aabangan. Doon naman tayo sa kabilang taniman ni Sir Noel para makita natin yung lumalaki na ng mga kinchay. Dito lamang po sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.